Kailanman hindi po tayo mag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya sa pagkakataon po ito, samahan niyo po ako na awitan ng papunit pagsamba ang ating Panginoon. Lord God. So right now, Panginoon, we humble ourselves as we draw near to you. Panginoon, dinudulog namin ang aming mga puso sa'yo, Sir God.
Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniikaan, sa'yo ay kumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, fill our lives with the work of your hands, with the work of your spirit, Lord God. Lord, nawa ang buhay ng bawat isa ay tunay nga, Panginoon, magpagamit, Panginoon, sa iyo para sa ikararangal, Panginoon, ng pangalan mo. Lord, we praise you, God. We glorify you, Lord, and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Hello everybody. No? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hahanguin ko po sa Isaiah 64 verse 8. At ito'y pinamagatan ko pong in the Potter's hand. Ang sabi po sa Isaiah 64 verse 8 ay ito: "Gayunman o Yahweh, ikaw pa rin ang aming ama. Kami ang putik at ikaw ang manlililok o magpapalayo. Ikaw ang sa amin humubog." Tayo po muna ay sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, samahan kaming muli sa aming pag-aaral ng iyong salita.
Nawa ay pangunahan kami ng banal mong Espiritu upang lubusan naming maunawaan ang iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa pong iskultor ang tila ba wala pong kahirap-hirap na humubog ng anyo po ng isang tao mula po sa isang malaking bato. Tinanong siya ng isa pong nanonood o nagmamasid, bakit parang napakadali para sa iyo ang gawin ang bagay na iyan? Alam niyo, sagot po ng iskultor, ito kasi ang aking gawain sa loob ng napakahabang panahon. Kaya ako'y sanay na sa ganitong gawain. Kung ikukumpara po natin ang Diyos sa isang mahusay po na iskultor sa buong mundo, ang Diyos po ay higit na sanay sa gawin, na gawin sa gawain ng paghubog ng buhay ng tao. Sapagkat siya po ay isang dalubhasa. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya ay higit pa sa isang eksperto kung ang pagbabago po ng buhay ang pag-uusapan po. Lahat po ng taong lumalapit sa kanya ng mayroong pong pagpapakumbaba at pagpapasakop ay kanya pong hinuhubog at binabago tungo sa isang bagong buhay at tungo sa bagong anyo. Ano po ang sinabi ng 2 Corinthians 5:17? Excuse me po. Ang sabi roon sa 2 Corinthians 5:17, kukot ko sa inyo, therefore, if any man be in Christ, sabi niya doon ni Pablo, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Napakaliwanag po ito. So napakarami ng tao po ang binago ng Diyos sa kasaysayan. Ngunit nais ko lamang banggitin ang tatlong pangalan na kilala sa buong mundo na ang isa po ay lubos pong ginamit ng Diyos noong kanyang panahon. At ang dalawa ngayon ay lubos din namang ginagamit po ng Diyos sa kanilang mga ministeryo at gawain. Nariyan po unang-una si Apostol Pablo na isa pong mang-uusig ng mga Kristiyano noong panahong iyon. At nag-utos na sila, ang mga Kristiyano po ay ipabilanggo at ipapatay. Ngunit siya po ay kinatagpo po ng ating Panginoon habang siya po ay bumabagtas o patungo sa Damasco para iligpit po ang mga Kristiyano doon. Datapwat, nang makatagpo niya ang ating Panginoong Hesus, siya po ay nagkaroon din ng pagbabago sa kanyang buhay nang tinanggap niya po si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At ayon po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang sabi rito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Kita po natin ang pag-amin po ni Pablo, no? Sinabi niya, totoong ang pahayag na ito ay dapat paniwalaan, sabi niya, ng lahat na si Kristo raw ang, na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Alam nating lahat ang ginawa ni Pablo sa mga Kristiyano noong siya po ay narito pa at lubos na napakasama niya. Kaya't sinabi niya na siya na ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Bagamat pinakamasama sa lahat ng makasalanan, ay siya ring naging isang kampiyon ng kabanalan. Naalala ko po nung kami po ay mga kabataan pa, nakapanood po ako ng isang Christian film na pinamagatan pong The Cross and the Switchblade, na kung saan ito po ay totoong istorya ng isa pong kabataan na nagngangalang Nicky Cruz. Si Nicky Cruz po ay dating isang leader ng
mapanggulong grupo ng mga kabataan sa New York. Ngunit, nang makilala po niya ang Panginoon at tinanggap niya sa kanyang puso't buhay, ang ating Panginoon, ay nabago po ang buhay ni Nikki. At ngayon nga ay isa na siyang dedikadong lingkod po ng Diyos. Nariyan din po si Raul Ries, isa pong violenting tao na nagtangkang pagbabarilin ang kanya pong sariling pamilya minsan isang gabi. Ngunit habang kanyang hinihintay ang pagdating po ng kanyang mag-anak upang sila'y paslangin, kanya pong binuksan ang telebisyon. Marahil siya po ay naiinip sa pagbabanta sa pagbabalik ng kanyang mag-anak. So nanood siya ng telebisyon. At sa kanyang panonood ay napakinggan niya ang isang mangangaral na si Chuck Smith na nangangaral tungkol po sa pagpapatawad ng Diyos. At siya ay naliwanagan at lumapit siya ng taos puso sa Panginoon. At tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay bilang Lord and Savior. At nakaranas na, at siya ay nakaranas ng kaligtasan. Ngayon po, si Raul Ries ay isa ng pastor ng Calvary Chapel, Golden Spring. Ilan lamang po yan sa napakaraming taong binago po at hinubog ng Diyos tungo po sa bagong larawan, no? Huwag na po tayong lumayo sa ating pong bansa. Sa ating bansa rin ay mayroong ilang tao na binago ng Diyos. Nariyan po sina Eddie Villanueva, na dati pong aktivista at follower ng communism. Ngunit nung nakilala rin niya si Jesus, siya po'y binago ng Panginoon at nakapagtayo siya ng JIL o Jesus is Lord Fellowship. Pero di isa pa, si Butch Bellica, na isa pong sanggano at basagulero. Laging nakukulong, nadala sa Muntinlupa hanggang sana ipadala po sa Iwahig Penal Colony. So makita natin, mula doon nakilala rin niya ang Panginoon at binago siya ng Diyos at ngayon nga ay pastor na rin. Dalawang lalaking lubhang kilala sa atin sa Pilipinas bilang mga kalaban ng lipunan, ngunit binago at hinubog ni Kristo. Subalit, katulad marahil ng isa pong iskultor na kailangang tapyasin ang ilang bahagi ng bato sa pamagitan po ng kanyang matalas na pang-ukit, ang Diyos din kadalasan ay kailangang gumamit ng matatalas na kasangkapan upang tayo po ay hubugin sa larawan na nais niya. Ano ang mga matatalas na kasangkapang ito? Alam nyo, ito po ay ang mga pagsubo, pagdurusa, kapigatian, at iba pa upang tayo ay kanyang mahubog tungo sa isang larawan na napakaganda sa kanyang harapan. Alam nyo kasi, hanggat hindi tayo dumadaan sa mga ganitong mga bagay ng pag-uusig, pagdurusa, kapigatian, hindi natin malalaman kung talagang matatag ba tayong Kristiyano at kung talagang ating pananampalataya ba ay matibay. Kaya kinakailangan, yan po ay paraan ng Diyos sa paghubog sa atin. Gumagamit siya ng matatalas na kasangkapan para makita niya sa buhay ng bawat siya sa atin ang isang magandang anyo at larawan ni Kristo sa ating mga buhay. Upang maraming tao ang maakit sa buhay natin at makilala ang Panginoong Jesucristo para sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng ating mga buhay. Alam niyo, pinagdaanan din ni Pablo ang mga ito, itong matatalas na gamit, no, kasangkapang ito. Naranasan ni Pablo ang maraming paghihirap, pagtitiis at pagdurusa alang-alang kay Kristo. Ngunit siya ay hindi lumayo o nalayo sa Panginoon, kundi lalo pa siyang
napalapit kay Kristo. Sa pasimula pa lamang ng kanya pong ministeryo, ay sinabi na ng Diyos, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Yan po ay mababasa natin sa Gawa 9:16. Kadalasan, ganito kumilos ang Diyos sa buhay nating mga nagmamahal sa Kanya. At ninanais tayo o ninanais ng Diyos na tayo po ay mahubog patungo sa bagong anyo. Hinahayaan ng Diyos na tayo ay dumanas ng mga tiisin na nagsisilbing matalas na pangukit upang tayo po ay kanyang maanyuan ayon po sa kanyang kalooban. So, dapat datapwat, kadalasan inaayawan natin ang mga tiising ito, hindi ho ba? At idinadalangin natin na agad-agad mapawi ang mga hapding ito o kaya ay ibigay na niya ng madalian ang lunas para sa ating mga ganitong nararanasan. Ngunit iba po ang pananaw ng Diyos. Hindi niya po tinitingnan ang pangkasalukuyang kalagayan natin, kung saan tayo ay dumadanas hindi lamang ng kawalan ng kaginawaan, kundi pati na ng hapdi, kirot at pagdurusa. Bagkos tinitingnan po natin, tinitingnan niya ang ibubunga sa atin na mga hapdi, kirot at pagdurusang ito. At yun ay walang iba kundi ang bagong anyo na ninanais niya para po sa atin. Sinabi nga sa ikalawang Korinto, kabanatang 12:7-10. Sabi doon sa kabanatang 7-10, chapter 12 po ng 2 Corinthians. Sabi dito, 7-10, lalo na dahil sa kabalisahan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. And then verse 7, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. So, sa good news, sabi daw, ngunit upang hindi ko ipagyabang, sabi niya, ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Ako'y binigyan ng isang kapansanan, sabi ni Pablo, sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pangpahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Diba? Tatlong beses daw, sabi niya, tatlong beses kung idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit anong sabi? Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang sabi ng Panginoon sa kanya, no? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak, ang sabi ng Diyos na buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina.
sabi ni Pablo. Kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Alam natin, makikita natin, tatlong beses niyang hiniling yan sa Diyos na lunasan agad yung hapdi, di ba? Yung kirot, yung pong pagdurusang ito na kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Ngunit iba po ang tugon ng Panginoon sa kanya. Sinabi ng Panginoon na sapat ang kanyang biyaya para sa iyo, Pablo, sa gitna ng pagdurusang kanyang dinaranas. Sapagkat sa pamagitan po ng kanyang kalagayan ito, ang Diyos ang naitatanyag sa kanya pong buhay na nagdudulot ng kalakasang panloob kay Pablo. Dahil dito, ang kalakasang mula po sa Diyos ang siyang nagahari sa kanya at hindi ang kanyang sariling lakas at talino. Ang isang Kristiyano ay may puso ng Diyos. Ang isang Kristiyanong may puso sa Diyos ay pagtitiisan po ang ganitong kalagayan. Sapagkat nalalaman natin na hindi naman talaga tayo kayang patayin ng pagdurusa kung hindi loloobin ng Diyos. Sa halip, dapat malaman natin na ito ang paraan po ng Diyos upang tayo po ay mahubog tungo po sa pagiging tulad ni Jesucristo. Wala pong dapat na ikabahala ang sino man sa atin kung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Sapagkat ang mga kamay po ng Diyos ay higit pa sa pagiging eksperto sa paghuhubog niya sa atin. Alam niya kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat gamitin para sa atin sa iba't ibang pagkakataon at tiyak na hindi siya magkakamali. So, hindi tulad po ng iba mga iskultor na minsan ay kanilang nababasag ang kanila pong mga inuukit na anyo dahil sa kanila pong kapabayaan o kaya naman ay dahil sa kanilang mga kamay na napapagal o napapagod. Hindi ganun po ang kamay ng Diyos. Ang kamay po ng Diyos ay ganap na maingat at suwabe kung umukit at hindi napapagod kailanman. Sapagkat ang bawat kilos ng kanya pong mga daliri ay naroon ang kanyang puso na mayroon pong kasabikan na makita ang isang nilalang na bunga po ng kanyang makapangyarihan ngunit magigiliw at maingat na mga kamay. Purihin natin ang Diyos kung tayo man po'y nakararanas ng mga kapighatian at pag-uusig. Handaan nating lagi, ito ay paraan lamang ng Diyos upang tayo'y hubugin pa sa isang maganda at bagong anyo o pagkatao. Dahil alam po natin, dapat alisin ang mga hindi magagandang bagay sa ating buhay. At kinakailangan ito'y palitan ng isang bago at kaaya-ayang buhay. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay mabigyan ng kaluwalhatian sa ating mga buhay. Tandaan po natin, maraming taong nagmamasid sa atin. Tinitingnan tayo kung tayo ba'y totoong kumilala kay Kristo. Totoong mga born again Christian. At kung tayo po ay sinasabi nating we are all born again Christian, dapat makita sa ating buhay na totoo nga tayo mga anak ng Diyos o born again Christian. Makita nawa sa atin ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
tayo po ay magtapos sa ating panalangin sa gabing ito. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na muli na kami binigyan mo ng pagkakataon upang kami ay mag-aral ng inyong salita. Salamat po nawa ang aming hiling ay may pamuhay po namin ang aming narinig. Ikaw ang aming manlililok at kami ay mga luwad. Dalangin po namin na hubugin mo kami ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong naisin bilang isang bagong tao. Upang ang buhay mo, ang kaluwalhatian mo ay mahayag sa aming mga buhay at makita po nila, Panginoon, ang inyo pong wangis o ang bunga ng mga espiritu sa aming mga buhay. Tulungan kami, Panginoon, dahil hindi naman po namin kaya to kung kami ay hindi mo sasamahan at hindi mo papatubayan. Kaya hinihiling po namin, patuloy mo kaming samahan, patubayan at gabayan. Hubugin kami ayon sa iyong naisin. Dinadalangin po namin ito, Panginoon, sa iyo dahil alam namin maraming tao ang naghahanap, naghahangad ng kaligtasan at ng pag-asa. Gamitin mo nawa ang bawat isa sa amin bilang tagapagatid o mensahero ng pag-asa, ng pag-ibig at ng kaligtasan na ninanais mong iparating at ipaabot sa maraming tao. Samahan kami. Tuloy din namin hinihiling ang pagkilos mo sa aming bansa. Patuloy mong ingatan ang aming bansa. Balutan mo ng banal mong dugo ng inyong presensya, Panginoong Jesus, ang bansang ito upang hindi na po makapasok pa ang banta ng anumang mga karamdaman o lalong-lalo na ng banta ng virus o ng variant na ngayon ay iniingatan ng marami pong bansa. Tulungan kami, Panginoon. Nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa at ang hiling po namin, patuloy mo pong pagpalain ang bansang ito upang kami, Panginoong Diyos, ay lubusan ng makatawid sa maraming mga pasanin ng buhay sa mundong ito. Maawa po kayo sa aming mga kababayan na walang hanap buhay at hiling din po namin ang mabilisang pagbabakuna sa aming mga kababayan. Itong lahat ay aming po hinihiling sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin ang mabiyaya at sapat na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.